sama-sama tayong magiging sasaki! Lalo pong lumakas ang bagyong Enteng habang papalayo ito sa Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Pero asahan pa rin daw ang mapag-ulan dahil sa pinaigting na habaga. Hanggang ngayon, baha pa rin ang maraming lugar sa Luzon. Gaya sa isang barangay na malapit sa Laguna de Bay. Saksi live si Nico Wahe. Nico? Atong Pia, baha pa rin hanggang ngayon dito sa barangay de La Paz sa Binyan, Laguna. Hindi tulad ng ibang binahang lugar na mabilis humupa ang tubig pag tila ng ulan, dito tumatagal daw ng linggo, minsan pang-araw, umaabot ng buwan. Isa ang barangay de La Paz sa Binyan, Laguna, sa mga lugar na kadikit ng Laguna de Bay. Kaya kapag tuloy-tuloy ang malalakas na ulan gaya ng bagyong Enteng, minuto lang daw ang pagitan at babaha na. Ngayong araw, hindi naman gaanong umulan, pero ang baha, mataas pa rin. Actually, nag-stay lang talaga ang tubig sa mga laylayan po talaga na matagal na namin nagiging problema rin po. Aside sa mababang lugar sila, malapit po sila din sa lawa po ng Laguna. So talagang once na talaga nag-overflow na o mataas na po ang level ng tubig ng Laguna de Bay, Dibay, talagang automatic po pumupunta po sa mga residential po yung tubig. Tabing ilog din daw ang barangay, kaya sila talaga ang catch basin kapag bumabaha. Ang mga residente, wala na raw magawa. Sanay na po. Eh wala pong ibang nandito lang po kami. Kung gaano kabilis pumasok ang baha sa barangay, siya namang bagal ng paglabas nito. Level na raw kasi ang tubig sa Laguna de Bay. Kaya kapag hindi makalabas agad sa Napindan Channel at Manggahan Floodway papuntang Manila Bay, aabutin pa ng linggo. Minsan pang-araw ay buwan ang paglabas nito. Itong nakaraang karina, hindi naman siya sobra-sobrang tagal talaga. So parang mga 2 weeks po, ganyan. Pero as of the moment talaga, bago dumating yung bagyong Enteng, nakarecover na po kami. Actually, nawala na rin talaga eh. Biglang ito, dumating naman bagyong Enteng. So back to zero. Dahil sanay na raw ang mga taga-barangay de La Paz sa mga palagi ang pagbaha, sila na raw ang natutong mag-adjust sa panahon. Ang mga bahay rito, kung hindi matataas, ay may mga second floor. Dahil sa kalsada lang na ito, umaabot hanggang leeg ang mga pagbaha. Ang bahay ni Luisa, pinasok na ng baha. Hindi siya gaano makakilos dahil sa stroke. Hindi lang po weeks, buwan na po ito. Ilan buwan na po? Buwan na. Isang buwan na po? Oo. August ito nagsimula ay. O ano na ngayon ay. Ay, talaga mahirap po. Buti na nga lang daw at hindi inaabot ang inihigaan niyang sofa. Sa kabila naman ng baha, maraming residente ang hindi tumitigil sa paghahanap buhay para may makain. Tulad ni Mads, may tinda siyang gulaman at popcorn. Pangkain din po. Nakakaano naman po, nakakaano ng pambili ng bigas. Tsaka ulam. 2 dekada na raw siyang nakatira rito at naranasan ang pinakamalalang baha sa barangay de La Paz. Tulad ni Mads, tuloy lang ang buhay sa mga residente. Nakaagapay naman ang barangay at bahay-bahay na nagpapamigay ng pagkain. Pumapasok po ako, minsan naglalakad lang po ako. Tapos dito nagbabangka po kami. Oh, mahirap po talaga pag umuulan ganito po. Atong Pia, hindi uso ang pag-evacuate sa mga residente rito kaya lagi raw nakaantabay ang rescue team ng barangay para maglikas ng mga residente sakali mang tumaas ang tubig. At live mula rito sa Binyan, Laguna, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Inaasahang magpapakawala ng tubig bukas ang Magat Dam kasunod ng ulang ibinuhos ng bagyong Enteng. Patuloy naman ang paghahanap sa isang mangingisda sa Aurora na pumalawot nitong Biyernes bago manalasa ang bagyo. Saksi, si Ian Cruz. Dahan-dahang iniahon ng mga residente ang mga naanon na baka sa ilog sa Angadanan, Isabela. Nakatihaya at wala ng buhay ang mga inanon na baka. Ayon sa barangay Kagawad, biglaan ang pagtaas ng tubig sa ilog kaya hindi nila nasagip ang mga baka. Hindi naman halos matanaw ang Bakulod Bridge sa Ilagan City dahil sa tindi ng baha. Ganyan din sa bayan ng San Agustin, di na madaanan ang overflow bridge sa Sinawangan Norte. Sa Dinalungan Aurora, hindi mapakalikay isip at kahanap si Jessica matapos hindi umuwi ang kanyang pumalaot na asawang si Egay itong Biyernes. Mahirap po.
Hindi ko po alam kung buhay pa siya. Ba't matayin na? Pero umaasa pa rin akong buhay siya. Kahapon, umuwi si Roger at isa pang bangkang may tatlong iba pang mangingisda. Pero di kasama si Egay. Liwalag na lang po ng ilaw nakikita namin, mga alas 8 po. Kung na lang ng ilaw, yung liwalag niya. Pero palayo na po siya. Tapos palita po na palit ng ilaw niya. Nung kinamagdamagana din na po namin nakita. Wala na pating ilaw. Pinaplano na ng lokal na pamahalaan ng Dinalungan na magsagawa ng search and rescue. Mahigit 50 residente naman ang inilikas sa Peñaranda, Nueva Ecija dahil sa pagtaas ng tubig mula sa Peñaranda Dam. Umapaw din ang ilog kaya hindi muna nadaanan ang mga kalsada sa Sagudai, Quirino Province. Sa Sadanga Mountain Province, nagka-landslide sa Bontok-Kalinga Road kagabi. Nagsagawa naman ang clearing operations doon at agad nadaanan ang kalsada. Pero isyo rin ang dulot ng pagguho ng lupa sa Cervantes Road sa Ilocos Sur. May mga stranded tuloy na motorista. Sa Banguet Abra, malakas sa ulan at hangin ang naranasan dahil sa bagyong Enteng. Ilang bahagi ng Calasyon, Pangasinan ang binaharin. Napilitang lumusong sa baha ang ilang residente matapos pasukin ng tubig ang ilang bahay. Nag-abiso naman ang Office of Civil Defense Region 2 na maglalabas ang Magat Dam ng tubig mula sa reservoir nito. Bubuksan ang spillway ng alas 2 ng hapon, September 4. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Nakaligtas sa pananambang ang isang barangay captain at ang kanyang asawa sa Davao City. Batay sa imbestigasyon ng mga polis, pasado alas 7 ng umaga kanina, sakay ng SUV ang barangay captain ng Datu sa Lumay at kanyang may bahay nang harangin sila ng dalawang sospek at paulan na ng bala. Nakatakas ang mga sospek. Tinamaan ng bala sa tuhod ang may bahay habang hindi naman nasaktan ng kapitan. Patuloy ang imbestigasyon sa motibo sa krimen. Inakusahan ng Kingdom of Jesus Christ ang pulisya na naghukay umano sa basement na isang gusali sa kanilang compound. Pinabulaan na naman ito ng PNP. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Ipinakita ng Kingdom of Jesus Christ ang litrato ng isinasagawa umanong paghukay sa basement ng isang gusali sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Ipinadala daw ito kay Attorney Israelito Torion, abogado ng grupo ng isang hindi niya pinangalanan. Nasa 8 metro na umano ang hukay sa basement ng Jose Maria College, kaya nalalagay na raw sa panganib ang gusali. Pinabulaanan ng PNP ang sinasabing paghukay sa compound. About sa digging na yan, allegation letter ni Attorney Torion yan, let him prove that. Kasama ang media, pinuntahan ni Attorney Torion ang lugar. Allow us access to JMC basement. Ilang araw na ako nagre-request sa inyo ng confirmation kung totoo ba yung hukay na yan. Eh hanggang ngayon, hindi kayo nag-answer. Sinubukan niyang pumasok sa basement pero hinarang ng pulis ang grupo. Hawak ng inyong mga opisyalis, arrest warrant lang. Hindi po yan search warrant. Wala kayong karapatan na mag-conduct ng mining operations dyan. Paglabas ng team leader. Pag masaktan ako dito, ayawin ko kayo ng kaso, ha? Pag masaktan ako dito. Hindi naman kami nagpipilit dito. Dito lang kami. Nakatayo lang kami dito, ha? Huwag niyo ako yung ulak. Sa isang pahayag, ipinunto ni Attorney Torion na hindi pa rin nakikita ng PNP ang sinasabing tunnel matapos ang 11 araw ng paghukay. Kaya wala umanong basehan at haka-haka lamang ang paniwala ng PNP na naroon ang hinahanap nilang si KOJC founder Pastor Apollo Kiboloy. Pero naniniwala pa rin ang PNP na nasa compound si Kiboloy. Hanggang ngayon naniniwala kami na nandyan siya, tinatawanan kami. Sige lang, there's always time for everything. At darating, sabi ko ang kanina, makukuloy natin yan. Hindi daw titigil ang kapulisan hanggat hindi nahuhuli sina Pastor Kiboloy na nahaharap sa kasong child abuse at human trafficking. Kagabi ay may direct sentence sa aking mga anak. Pero hindi kami magpapatingan. Hindi tayo magpapatingan. Tandaan natin kung bakit nandito tayo. Ayon din kay Tore, hindi kinakailangan ng search warrant para sa kanilang pag-alugad sa KOJC compound. Wala search warrant dito.
Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando. Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng COGC. Sa gitna ng pagtugis kay Pastor Kibuloy, nagmo-monitor at nag-iimbestiga ang Commission on Human Rights kung may nalalabag bang karapatang pantao. Kabilang sa inaalam ay kung nalalabag ang freedom of religion o kalayaan ng mga miyembro na isabuhay ang kanilang pananampalataya. Sa gitna yan, nang umano'y pagbabawal ng PNP na magamit ang kanilang katedral at paglagay ng kordon sa paligid nito. Paalala ng komisyon, dapat limitado ang police operation sa pagpapatupad lang ng arrest warrant at hindi search warrant o pag-alugad sa lugar. Dapat daw itong ipatupad ng naaayon sa batas at prinsipyo ng mga karapatang pantao. Gayunman, hinikayat ng komisyon ang pastor na tuparin ang pahayag na haharapin niya ang anumang kaso laban sa kanya, kahit saan at kahit kailan. Nagpaalala rin ang komisyon sa KOJC members na huwag hadlangan ang mga pulis sa kanilang tungkulin na ipatupad ang warrant of arrest kay Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, ako si Ari Jill Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ayon naman sa abogado ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion, kalokohan ang pahayag ng PNP Region 11 Chief, Police Brigadier General Nicolas Torre III, na palakad-lakad lang si Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang compound. Ang kay Torion, kung palakad-lakad lang si Kibuloy sa compound, bakit kailangan daw sirain ang pundasyon ng Jose Maria College? Ang pahayag din daw ni Torre na nakatatanggap ng death threat ang kanyang pamilya ay paraan lang anya para itago ang pagkabigo nila sa misyon sa pamamagitan ng paghingi ng simpatya sa publiko. Isa rin sa mga matinding hinagupit ng bagyong Enteng ang lalawigan ng Rizal. Sa isang barangay sa Antipolo, umakyat na sa 3 ang patay matapos tangayin ng kanilang bahay nang lumaragas ng tubig. 2 pa ang hinahanap. Saksi, si Marie Zumali. Tulong-tulong ang mga rescuer na ito sa Sitio Upper Banaba, Barangay San Luis, Antipolo. Sa pagragasa kasi ng tubig kahapon, natangay hindi lang bahay ng pamilya Negro, kundi 5 miyembro nito. Halos-halo lang po, parang 10 minutes lang yung pangyayari. Biglang mayroong magasang tubig, tapos wala na. Wala na po sila. Pagtingin ko rin na may kalagat, bukas po yun, ikita yung bahay sa mami. Wala na po yung bahay. Ano na lang po, lupa na lang po, saka malalaking batid yung kumalit po na nakayo ng bahay. Natagpo ang patay sa ilog sa lawaan kahapon ang labi ng 1 taong gulang na pamangkin ni Iya na si Roan at nanay ni Roan na si Catherine. Hanggang kaninang umaga, 3 pa ang hinahanap. Ang ina ni Iya na si Bernadette, bayaw na si Ray Ondes at 8 taong gulang na pamangkin si Josrin. Magkulang ko, maalam ko, makita ko sila. Maalaman ko kung kahit ano, tanggap ko na kung wala eh. Kasi ganun po talaga ang ano. Bago mag-alas 4 ng hapon, natagpuan ang labi ng isa sa kanila sa ilalim ng isang tulay. Ayon sa mga rescuer, kinumpirma ng pamilya na sa isa sa mga kaanak nga nila ang bangkay. Di madali ang rescue operation lalo't mayat mayang malakas ang ulan. Nagputik lalo ang lupa kaya pahirapan ang pagpapagalaw sa malaking bato para malaman kung may natrap sa ilalim. Hirap yung ano sir, yung kalsada, yung daan. Very stiff. Ang estimated namin sir, nasa 75 to 80 meters mula doon sa ground zero hanggang dyan. In fact, yung bata, yung tinawag natin na 1-year-old maggot, is dito natin natagpuan. Nung natanggal ninyo, yung part ng bato na yon, may amoy. Yung amoy naman nung kanina, yung kaya, pero hindi natin ma-determine kung tao ba o patay ba na hayop. Maski ang chance natin is maliit na nandyan, ganun pa rin, kailan manigurado tayo. Kung lalakas talaga yung ulan ito sir ngayon, ihinto talaga natin. Ihinto natin. Dahil hindi natin pwede igambol yung buhay ng ating pong mga rescuer. Actually, 2 araw na ito, pagod na rin yan. Pero dahil naiintindihan nila yung naramdaman rin sa mga biktima. Sa barangay Hulo sa bayan ng Pililia, tuluyang bumigay ang bahay na yan sa tindi ng pagragasa ng Pililia River kahapon. Kasamang gumuho ang kusina at banyo. Mabutit nakalabas ang buong pamilya bago bumagsak sa ilog ang kanilang bahay. Sobra po, nakakatakot po. Maigi na lang po
araw po, hindi po gabi nangyari. Baka po kami dito, ubos ang pamilya namin po. Pasalamat po kami sa Panginoon, gawa po ng bupa po ang pamilya namin. Wasak na pader at bitak-bitak na sahig na lang ang mababakas sa pinaghirapang tirahan. Sa hilerang ito, tatlong bahay ang gumuho, pati ang dike sa tapat nila. Sa ilang lugar sa Pililla, Rizal, bayanihan ang magkakapit-bahay sa pagsagip sa mga residenteng naipit sa lampas taong baha. Tumulong din sa pag-rescue ng mga kapit-bahay sa sitio sa Lamabuluhan si SK Kagawad Joshua Sanggalang. Kahit maging sila, natangayan ang buong bahay sa ilog. Inampas po yung bahay po namin. E di daan-daan na po siyang bumagsak. Ano mo, masakit po talaga eh. Yung para pong feeling na tulala na lang po kayo kasi yung unti-unti namin pinundar. Yun nga po yung nangyari. Nanood po siya ng buo. May ilang negosyo po namin, ma'am, nasa loob po ng rip. Malakas ang agos ng tubig sa barangay. Diyos ko, lulubog yata yung bahay namin. Na nang humupa, nag-iwan ang sangkatutak at matinding putik. Kinailangan na ngang gumamit ng payloader para malinis ito. Dahil din sa pagbaha kahapon, kaya naglilimas ngayon ng putik ang mga taga-baras. Ang tindahang ito naman, napuno ng mga motorsiklo na papa-repair matapos malubog sa baha. Napuruhan din ang kainta. Napakabilis ng pagtaas ng tubig. Baha na naman. Isa sa mga lugar na unang lumubog, ang kahabaan ng Imelda Avenue sa barangay San Andres, kung saan naroon ang magkakatabing subdivision. Napakarami po nilang stranded. Ito po ang mga stranded sa Village East. Ayan, PWD, yung bata. Ano, bumaba yung iba sa inyo? Alala yan si nanay. Ayan o. Oh. Ayon sa lokal na pamahalaan ng kainta, napalala ang sitwasyon ng gumuho ang ilang bahagi ng mga bakod ng ilang subdivision dahil hindi kinaya ang rumaragas ng tubig mula sa Antipolo. Kaya mabilis na tumaas ang tubig. Humupa na ang baha sa maraming lugar sa kainta. Ang mga residente, abala na sa paglilinis ng bahay. Kwento ni Mang Jerry, hanggang tuhod lang daw ang baha na kanilang nararanasan nang una silang tumira rito noong 1980s. Pero habang lumilipas ang panahon, palalim daw ng palalim ang problemang baha. Pasok na rin dyan yung tubig sa amin. Kano ba kataas? Dyan sa pader na yan? Ako, hanggang tenga nyo ho. Ano ang diskarte sa loob para ho makaraos? Eh, doon kami sa taas, tapos yung kalan namin, tinaas na lang namin para makapagluto lang. Ayon sa munisipyo, lubog lahat ang 7 barangay ng kainta. Tinatanggap namin ng tubig galing bundok din at galing ibang bayan, tatawid sa aming creeks, at the same time, tinatanggap namin yung tubig na galing sa langit. So, the volume is really high. Nakatutok daw ngayon ang munisipyo sa mga programa para mapondohan ang pagpapagawa ng mga pumping station. At sila'y umaasang aalalayan din sila ng national government. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.